Hi guys! It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. And for today's video, samahan nyo po kami mag-install ng mga cortina sa classroom. And kung mapapansin nyo po, ay may mga curtain rod nang nakalagay. So, bale ang na-request na lang sa amin ni ma'am ay lagyan ng suporta sa gitna. Para hindi lumuylo yung mga curtain rod kapag nilagyan na namin ng mga cortina. Kaso nga lang, sa part na to, ay inisa-isa pa rin yung sukatan ng lahat ng bintana at pinagpare-parehas ang sukat ng mga curtain rod. Ang gusto niya kasi mangyari, kung maganda ang mga kurtina, maganda rin dapat ang mga lagayan. Kaya habang abala siya sa pag-install, ako naman inaasikaso ko yung mga kurtina ang ilalagay namin dito. At ito po ang isa sa mga resulta ng unang classroom na aming na-installan at nalagyan ng mga kurtina. And kung mapapansin niyo po, ay talagang napakasinsin ng mga kurtina sa bawat bintana. Ito yung isa sa mga nirequest ni ma'am sa amin. At makikita niyo na talagang pantay-pantay ang lagayan ng mga kurtina. Kasi po, pulido at hindi binasta ang gawa dito. 7 classroom pala ang installan namin at yung ibang mga rooms ay pare-parehas lang ng mga bintana. At dahil ilang araw na nga ay pasokan na, paniguradong magugustuhan ng mga estudyante at mas lalo silang ma-excite pumasok. Lalo na kapag nakita nilang ganito kaganda yung mga rooms nila. Ito naman yung pangatlong na-request sa amin ni ma'am. And guys, ito yung isa sa mga tips na in-upload ko before. Kailangan ko lang lagyan ng butas ng likod ng kurtinang ito para may lulusutan yung mga bracket. At masusunod pa rin yung design ng kurtina base sa ginawa namin. After ko naman dito ay susunugan ko yung pinagbutasan para hindi magtastasan ng tela. And guys, ito yung resulta at purpose ng butas sa likod ng kurtina. Alauna pala ng hapon kami nag-start at inabutan na rin kami ng ulan. Medyo masama ang panahon na nag-i-install kami pero tuloy pa rin ang trabaho. And bawat classroom pala, 4 na bintana ang nilalagyan namin ng mga kurtina. And guys, makikita nyo naman sa video na talagang inabot na rin kami ng gabi. Hindi kasi kami pwedeng mag-shortcut at hindi namin pwedeng madaliin ang trabaho dahil masasayang lang ang gawa. And super thankful din naman kami kay ma'am kasi inuwanan niya kami ng pangmeryenda. Sa totoo lang po, ramdam na po talaga namin ang pagod at ngalay pero kapag nakikita namin yung finish result ay talaga namang mapapawaw ka na lang. 11:30 na pala ng gabi kami nakatapos. Pinili talaga naming matapos to para hindi na namin balikan kinabukasan. And guys, finally, ito na po yung aming pinagpaguran. And super thankful po talaga kami sa lahat ng bagay. Sa mga taong nandyan para tulungan kami, sa mga taong nagtitiwala sa amin, at sa lahat po ng mga estudyante ang makakita nito, sana'y matuwa kayo at lalo pa kayong magsipag. At katulad din nyo, minsan din kami naging estudyante at malay nyo naman pagdating ng araw, may ipagmalaking nyo rin kung ano yung talentong meron kayo at magiging proud kayo sa school na pinagtapusan nyo. Thank you po, MINHS! And that's it for today's video.